Lason at mamalik mo ngayon. Kayang Lason, sa pangkaligtasan, sa panganib, at ang masasamang tangka at sa mga masasamang bala. Ito ay pwede nyo naman pang kumitatok, kalmin. Kaya hindi pa nakakaalam kung ano ang pangkalmin. Ito ang kanyang itsura. Ito ang tinatawag na kalmin. Pwede nyo itong gawin na ganito. At ang sa akin na ginawa kong pangkwintas, ito yung ginawa kong pangkwintas. Pwede nyo itong gayasin. Ang mga kailangan ay ito. Isang malinis na kunti na papel. Walang bullpen na ginagamit niya sa pangsulat o asyon. Scotchnet. Pantahid na kulay pula at tina na pula. Na pangbalot niyo. Una, isulat niyo ang orasyon sa malinis na papel. Ito ang orasyon. Aha, iha, uli, iay, hay, ila, ayin, ohi, iuhoy, iu, iya, ali, iya, iay, iuho, ahiye, aha, ahasa, aha, ahasa, aha, iyan ang sulat niya sa apel. Banitin niya ng kakamisi. Pagkatapos yung banitin, ubig kasi na bakamisi, dapat makahawak. Ang orasyon o yung papel sa kanang kamay at nakatitig sa papel na may orasyon. Pagkatapos nung gawin niyan, ay teplopin niyo. At lagyan ng iskosip upang di mabasa. At malutan ng pulang tila. At ito ay tahihin ng pulang. Pantay na gagamitin. Piling ito magamit. Maraming salamat. Gamitin ang mga rasyon sa tamang pagkakataon at ang tamang paggagamitan. Huwag babagitin ang mga rasyon sa walang kabubuluhang mga bagay. May nanahagilin ang bawat rasyon. Upawin ang mga bigin ay upang magkamit ng bisyo. Ang mga rasyon na bang bisyo.